matagal ako nawala sa YouTube. May mga ko-YouTuber din ako, may mga friends din ako na nagme-message sa akin, ano na nangyari, ganyan, bakit nawala ka sa YouTube, ganun, bumalik ka na ulit. Para isang paliwanag na lang ako, ganun, kaya ginawa ko din, tong video na to. 4 weeks na akong pregnant. May spotting ako. Nagpa-ultrasound na kami kanina. Confirm na nga na wala nang heartbeat yung baby. So, hi guys! Ito ngayon na lang ako ulit nakapag-vlog. Marami kasing nangyari na hindi ko halos inaasahan, ganyan. February 6, kauwi lang namin dito sa bahay, galing sa biyanan ko. Nag-celebrate kami ng Chinese New Year, ganyan. And nadatnan ko na patay na yung aso ko sa sobrang dami nagpaputok ng fireworks, ganyan. Sobra siyang natakot. Siguro inatake siya sa puso, ganun. Lalo pa yung aso ko na si Happy. Takot siya sa ulan, sa kulog, or kahit anong ingay, ganyan. Natatakot siya. Nalibing na namin si Happy noon. Tapos, tumaan na yung mga ilang weeks pa, ganyan. Hanggang sasabi ni Happy na, di ka pa dinadatnan. Sabi niya ganun. Baka buntis ka na, sabing ganun. So, nawala na rin sa isip ko yon yung that, kung kailan yung mens ko, ganyan. Kasi, sabi ko hindi yan, kasi last period ko, end of January, sabi kong ganun. So, kakatapusan pa lang naman ng February, sabi kong ganun. Siguro delayed lang, ganyan, lalo pa na-stress ako kasi sa nangyari kay Happy, ganyan, nawala si Happy, ganun. Hanggang sa, nag-March 4 ngayon yun, naano na talaga ako na parang may nararamdaman ako na parang lumalaki yung daddy ko, sumasakit yung daddy ko, ganyan. Tapos, parang wala akong energy palagi, ganun. Parang pagod na pagod ako, ganyan. So, nagkataon, day off ng kapatid ko, nagpasama na ako sa kanya bumili ng pregnancy test. So, nag-pregnancy test. And, di ba ang pregnancy test, ginagamit yon unang ihi sa umaga. So, hindi. Ginawa ko siya kahit hapon. Kasi super na ano na rin ako na baka nga totoo yung sinasabi ng asawa ko na baka mamaya buntis nga ako, di ba? Tapos, ayun, edi nag-pregnancy test na ako, nabubulol pa ako. Nag-pregnancy test na ako, and ayun, pag ano, di ba, mag-aantay pa ng 3 minutes sa final na ano. Pero guys, today is March 4, and ito yung naging resulta niya. Halos yung result niya, guys, di ba yung halos yung iba, kapag ka, nagpe-pregnancy test, lalo pa kung early pregnancy pa lang nila, early weeks na naging pregnant sila, ganyan, medyo fade pa yung isa, pero itong sa akin, OA na talaga siya, ayan o. So ayan, and nasabi ko na rin kay Habi, ayun, masayang masaya siya. And ito guys, unexpected pregnancy to. Hindi ko din inaakala na magkakaanak pa ako ulit. Ganyan. So, ayun, masayang-masaya naman ako. And yung brother ko, masayang-masaya din. Lalo pa, si TJ, 5 years old na. Magpa-5 years old na siya nitong darating na April 16. Magpa-5 na siya. So, syempre, matagal walang baby, di ba? And ngayon, yung nararamdaman ko talaga, nahihirapan. Parang hirap ako sa ngayon, kasi lagi ako yung parang nasusuka, tapos kakain ako, tapos isusuka ko lang din, ganyan, tapos lagi ako nahihilo, mabigat lagi yung pakiramdam ko, ganun. So, kaya, wala rin ako na i-vlog nitong mga nakaraan, kasi halos sunod-sunod yung nangyari. Iniisip ko, siguro kaya ako nabuntis kasi si Happy, sabi kong ganun, nawala siya, tapos alam niyang sad ako, ganun, tapos bale, tag dito, binigyan niya ako ng
baby, di ba? Niyaan niya siguro ako magbuntis para may kapalit, di ba? Para hindi ako malungkot. So, yun. Anyway, guys, i-update ko na lang ulit kayo sa susunod pa. Kung ano pa yung mga susunod na ano. Siguro mga ano. Sabi ni Javi, next week magpapa-check up to kami. So, update ko kayo nun. Hi, guys! So, ayun. Today is April 10. Last na nag-video ako sa phone ko. Ano ba yun? March 4? Yung sinabi ko na pregnant ako. So, ayun. Chichikahan ko lang kayo ng konti. So, ayan. Kagagaling lang namin ng clinic. Nagpa-check up na ako. And in ultrasound ako, ayun, nakita na 4 weeks na akong pregnant. Tapos, ayan, hinihingal ako. And sorry sa ilong ko kasi ganyan talaga ako pagka nagbubuntis talaga ako. Lumalaki yung ilong ko. Tapos, parang namamaga yung mukha ko, ganyan. Bakit ba ganun? May mga buntis na ang gaganda nila magbuntis. Pero ako, napakapangit ko talaga magbuntis, guys, ganyan. So, ayun na nga, nagpunta kami ng clinic. Nagpa-ultrasound kami. And ayun, sinabi, 4 weeks pregnant. Ganyan, confirm na pregnant ako. And binigyan nila ako ng folic acid. So, andun yung gamot ko. Pinicturean ko na yung kanina kasi pinakita ko sa kapatid ko. Pa-flash ko na lang sa screen yung picture ng mga gamot ko. So, hindi lang folic acid yung binigay sa akin. Binigyan din ako ng para sa ano, yung para sa kabag kasi palaging bloated yung ano ko tapos ang daming gas ng tiyan ko ganyan. Digay ako ng digay. Puro hangin yung dinidigay ko. Tapos alam niyo yung feeling na dumidigay ako pero the more na dumidigay ako, the more na parang mas kinakabagan yung tiyan ko, mas nahihirapan ako ganun. Tapos ang hirap, ang dami kong pagkain na hindi makain, ganyan. Yung mga pagkain na nakakain ko nung hindi pa ako buntis, ngayon kinakain ko, hindi gusto ng panlasa ko, ganun. So, nahihirapan talaga ako, tapos wala akong magawa dito sa bahay, hindi ako makapaglinis, hindi ako makapagluto, ganyan. Basta higa lang ako, ganun. Tapos tinapay, nakakain ko, tapos nagaano na rin ako yung Enfa Mama na milk yon para sa buntis. Ganun, minum na rin ako noon. And ano pa ba yung update ko sa inyo? Ayun, tapos next week punta na kami sa KK kung saan nire-register yung mga nanganganak, ano, nagpapa-register, ganyan. Kailangan namin yan. Kasi kailangan namin kumuha ng pink na book. So, para ma-register na rin, ganun. Doon ako magpapa-check up. Hindi na sa clinic na yung clinic na dito malapit sa amin, ganyan. So, parang malaking ospital na yon na gagawan ako ng record. Na kung ano yung basta ganun daw binigyan na kami ng request ng doktor kanyan. So ayun, na-update ko na lang ulit kayo kapag yung susunod na ano, di ba? So parang ngayon yung bago ako mag-vlog ngayon, parang natataranta ako magsalita, parang nabubulol ako ganyan, pasensya niyo na dahil ang tagal kong hindi nakapag-vlog kaya parang naninibago na naman ang lola niyo. Hi guys, so today is April. Teka, check ko sa phone ko. April 17. So, ayun. Ngayon na lang ako ulit nag-vlog. Kasi talagang sama-sama guys ng pakiramdam ko talaga. Lagi lang ako nakahiga. Tapos, babangon ako. Tapos, lalo na natatamad ako maligo. Ganyan. Tapos, papansin ko yung balat ng mukha ko pumapangit. Ganyan. So, natural lang naman sa akin talaga yun kapag nagbubuntis ako. Ang dami kong dark spot, ganyan. Tapos, ang dal lalo ng skin ko. Tapos, yung pores ko, mas lalong nag-o-open yung pores ko, ganyan. Tapos, parang ang itim na itsura ng mukha ko, ganun. Ganun yung nagiging natural na yun sa akin. Ayan, ayun nga. Tapos, sa kami makapag-register. And, sinabi sa akin na
alam ko na yung due date ko. So, today is, I am 7 weeks and 5 days pregnant. So, ayan, ang due date daw, estimated due date ko daw is December 13. So, ibig sabihin, Pasko, bagong taon, tsaka Chinese New Year, makasama na namin yung baby, kanyan. So, ayun, nga pala guys, alam nyo ba, tamad-tamad kong maligo. Sa mga buntis dyan, ganun din ba kayo? Basta tamad-tamad ako maligo, tapos tamad-tamad ako mag-ayos ng sarili ko. Oo, tama, nung buntis ako, tamad din ako mag-ayos ng sarili ko. Pero mas naging tamad ako mag-ayos ng sarili ko nung nabuntis ako ganyan. So, ayun, next appointment ko is May 14. So, today is May 1. Mag-grocery dapat kami. Kaya lang, nakaupo ako sa supa kanina, parang naramdaman ko na lang biglang masakit yung chan ko, masakit yung puson ko, tas yung balakang ko. Then, hanggang nag-CR ako, may nakita ako, may spotting ako. Yung spotting naman niya, guys, parang brown na medyo pinkish kanyan. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko ngayon. Tinawagan ko na rin si daddy. Sabi niya, sige, uwi daw siya. Pa-check up kami. Parang nalulutang ako. Tapos, search ako ng search sa Google, ganyan. Na baka spotting lang to or natural naman sa buntis na nagbabawat. Tapos minessage ko na rin yung mama ko. Sabi ko, pinakita ko sa kanya yung lumalabas sa akin, ganyan. Nano ko sa tissue, winipe ko sa tissue. Hindi ko napapakita dito kasi baka mamaya may mga kumakain or baka mamaya bawal din dito sa YouTube, ganyan. Ayoko mag-isip na baka miscarriage na naman to. Huwag naman sana kasi ready na talaga ako na maging ano, maging mommy ulit. Tsaka talagang plano kong anak, tatlo. Gusto ko tatlo sila. Basta hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko ngayon, guys. So, update ko na lang ulit kayo kung anong mangyayari sa check-up ko mamaya. Inaantay ko lang si daddy and gagayak na rin ako. Hindi pa rin ako naliligo. So, yun guys, sana mamaya kapag nag-ano kami, punta kami ng clinic or ng hospital, ganyan. May magandang balita naman ganun. Sana tong spotting na to na lumalabas sa akin is bawas lang to ganun. Hindi to miscarriage kanyan. Ayoko mag-miscarriage kanyan. Dito na kami sa bahay. So ginabi na kami ng uwi. And ayan yung ilaw nakabukas. So, ayun. Punta kami sa hospital dito sa may banteng malapit sa amin. And, ayun guys, ang laki ko. And, ayun, kinuhanan ako ng urine test. Nag-urine test ako. Tapos, nag-blood test din, ganyan. So, 4 kami nagpunta. And then, sabi, balikan namin yung resulta na after 2 hours. So, bumalik kami ng 7. And then, nagpunta na nga kami ulit doon. Tapos, sabi nga nun sa amin, dalhin nyo tong resulta na to sa OB-GYN, ganyan. Labas kayo, tapos yun sa may kabilang building, sabi nga nun. So, ayun, nagpunta kami. And kala ko matitignan ako agad. Tapos, yung nararamdaman kong sakit ng puson ko, guys, grabe. Masakit. Masakit talaga. Hanggang sa inabot na ako ng 11 ng gabi. 7 ha. 7 kami bumalik doon. Tapos, inabot kami na hanggang 11 ng gabi. Hindi pa rin ako natitignan. Ang tagal ng proseso nila dito, guys. Nakakaasar. So, ayun, napunta nga kami doon. And sabi ko,
hindi pa ba ako titignan? Sabi ko nga, kasi may bleeding ako. Sabi ko, mami, lumalabas sa akin. At alam ko, hindi normal yun. Sabi ko ganun. And sabi ko rin sa asawa ko, kausapin niya, ganyan. Yung asawa ko, hindi pwedeng pumasok eh. So, lumabas ako. Sinilip ko siya sa may pinto. Sabi ko ganun. Tanungin mo naman, kasi alas 11 na, hindi pa ako natitignan. Alas 7 pa tayo nagpunta. Sabi ko ganun. So, sabi niya, sige, maya-maya, maupo ka muna dun. Sabi niya ganun. Pasok ko na ulit. Tapos, maya-maya, kakausapin ko. Tapos yun, kinausap niya, hindi pa ba, ganyan-ganyan, sabi ng nurse. Marami pang pasyente, ganyan, mag-antay kayo. Sila nga nag-aantay eh. Mag-antay din kayo, ganyan-ganyan. So, dahil yun, nag-antay kami hanggang sa 11:30, ako na, sabi ko. Finally, ako na rin yung i-check nila. Kala ko, nung pagpasok ko dun sa loob, i-check na ako, hindi pa pala. So, pinahiga muna nila ako. Yung sa may tabi nung ano ng ultrasound kanyan, tabi ko yung monitor ng yung pang ultrasound. So ayun, dakdakan sila ng dakdakan. 30 minutes pa ako ulit nakahiga doon na nag-aantay. Ganyan. So may clips ako noon and i-insert ko na lang para makita nyo. So ayan yung clips na ano, daldalan sila ng daldalan, di mo na nila ano, sabi ko kaya pala ako napakatagal, kasi pag pala pumasok yung pasyente sa loob, hindi pala agad titignan. So ayun na nga, after 30 minutes pa, in-ultrasound na ako. And dahil maliit pa daw yung baby, ultrasoundin daw nila ako sa loob ng puwerta ko. Ganyan. Sabi ko, sige. Sabi ko, ganun. Siyempre, kapag nanay ka, kapag ka buntis ka, diba? Lalo pa kapag may nangyayaring ganyan, gusto mo, kahit anong gawin na sa'yo, sige. Basta malaman mo lang yung sagot kung ano bang nangyayari sa katawan mo, ano ba nangyayari sa pinagbubuntis mo, diba? So, sabi ko, sige. Sabi ko, gawin nyo. Sabi ko, ganun. Hanggang sa yun, yung sa may chan ko muna, in-ultrasound ako. Sabing ganun, okay naman yung baby, andito pa. Sabing ganun, nakapwesto naman siya ng maayos. Sabing ganun. Kaya lang yung heartbeat, hindi ko pa makita kasi super liit pa ng baby. So, sabing ganun, aanin daw ako yung i-ultrasound ako sa loob ng puwerta ko. Kasi mas yun daw yung accurate. Kapag daw maliit pa yung pinagbubuntis, yun yung mas ginagamit. Sabi ko, sige. Sabi ko, gano'n. E di, ayun, yun na yung ginamit. Hindi pa rin nakikita yung baby, ganyan. Sabi gano'n, hindi pa rin daw makita yung heartbeat, gano'n. Kailan daw ba yung next appointment ko? Sabi ko, May 14, next appointment ko, yung sa may pinag-registera namin. Sabi gano'n, sige, uwi ka muna. Sabi gano'n. Pahinga ka, bed rest ka, sabi ganun. Tapos antay mo yung next appointment mo sa May 14. That time, lumaki na yung bata, makikita na yung heartbeat, sabi ganun. So, ayun, habang pauwi kami, tapos sabi ko pa pala, Dok, hindi nyo ba ako i-inject ka ng pampakapit or pampastop ng bleed? Sabi ko ganun. Kasi hindi normal yung ganito eh. Sabi ko, lalo pa may case na ako na nag-miscarriage ako. Ayoko na ulit mangyari yun. Hindi na daw kailangan kasi yung iba nga daw na pasyente daw na nagpupunta doon is mas malalakas pa daw yung bleeding kaysa sa akin, pero okay naman daw yung baby. Yun yung sabi. So, sabi ko, okay, sige. Pero hindi pa rin talaga ako kumbinsido dun sa sinabi niya na okay yung baby, ganyan, yung iba nga daw malakas pa yung dugo, pero okay naman daw, ganun. Hindi, kasi lalo pa sa Pinas, hindi naman ganito yung check-up eh. Hindi naman ganito yung, sabi ko, ano ba yan? Sabi ko ganun. So, ang tagal ko nag-antay, 7 kami nagpunta, tapos ngayon 12 na, ngayon mo pa lang ako tinignan, tapos nung i-check mo ako ganun kabilis, tapos ito lang, wala akong mapapala.
sabi ko ganun, ultrasound lang, eh kahit tong ultrasound na to eh, kung alam ko lang din pala ako na u-ultrasoundin mo ko, eh sana nagpunta na lang ako ng ibang clinic, hindi pa ako nag-antay ng matagal, sabi ko ganun. Pero yung boses ko guys, inaano ko pa rin na talagang, ano pa rin ako yung, mababa pa rin yung boses ko, ganun. Hanggang sa, ayun, umuwi na kami, tapos habang pauwi kami ng bahay, ganyan. Nag-search ako sa Google, tsaka yun sa mga YouTube. Doon ako na-bother kasi karamihan na nakikita ko na ultrasound na, pregnancy ultrasound, 6 week, 5 weeks, kanya, meron ng heartbeat. Meron na nakikitang heartbeat. Yung sa mga video na may mga ibang nagsishare ng memories nila, ganyan, pregnancy memories nila. Pero bakit yung sa akin 7 weeks, 6 days? Pero bakit ganun? Walang ano. Wala pang heartbeat, hindi pa nila makita. So, masyado na ako na-worry. Ganun. Kaya sabi ng asawa ko, sige na, huwag ka na mag-worry. Sabi nga nun, mapahinga ka na lang, tapos antayin natin yung next check-up mo ng May 14. Sabi ganun sa akin. Tapos, ayun. Ay, nako. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, guys. Pero, ayokong paasahin na yung sarili ko na okay pa nga talaga yung baby sa dyan ko. Lalo pa, iba yung pakiramdam ko eh. Naniniwala ba kayo yung na, oo, may mga doktor. Sila yung gagamot sa'yo, ganyan-ganyan. Pero ikaw pa rin yung mas nakakaalam kung ano nangyayari sa sarili mo. Kasi ikaw yung nakakaramdam. Diba? Baga yun. So, hindi ko alam kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. Pero, guys, alam nyo ngayon, mas mapula na yung dugo na lumalabas sa akin. Ganyan. So, hindi ko nga alam kung upload ko tong video na to eh. Kaya lang, isipan ko pa rin na i-upload, lalo pa nitong matagal ako nawala sa YouTube. May mga ko-YouTuber din ako, may mga friends din ako na nagme-message sa akin, ano na nangyari, ganyan, bakit nawala ka sa YouTube, ganun, bumalik ka na ulit. Para isang paliwanag na lang ako, ganun, kaya ginawa ko din, tong video na to. Ngayon, nagsisearch ako ng ultrasound clinic na pinakamagandang ultrasound clinic dito sa place namin. Or kahit medyo malayo-layo dito. Yung talagang advanced na pang ultrasound nila, ganyan. Baka yung ginagamit na ultrasound nila dito sa ospital dito malapit sa amin is yung old ultrasound na, kaya ganun, hindi nila makita, hindi nila madetect yung heartbeat, ganyan. So, pupunta ko yun sa mas advanced kahit na mahal yun. Sige lang, para malaman ko, diba? Kasi ang hirap nung umaasa ako, ayoko umasa yung antayin ko yung next appointment ko na May 14. Kasi dun daw, makikita na yung, ano, makikita na yung heartbeat, ganyan. So, yun guys, babalitaan ko na lang kayo kung ano man yung mga susunod na mangyayari. So, yun guys, today is May 2. And mas lumalakas yung dugo na lumalabas sa akin. And yung feeling ng puso ko, mas sumasakit. And ayun, nagpa-ultrasound na kami kanina. Diba sabi ko sa inyo kahapon? Or nung May 1? May 1 ba ako na gano'n? Basta yung sabi ko sa inyo na yung last clip ng video ko is nagsesearch ako ng ultrasound clinic na yung maganda talaga, na yung mas advanced yung gamit nila para malaman kung may heartbeat pa ba yung baby ko, ganyan. So, ayun. Confirm na nga na wala nang heartbeat yung baby. And binigyan na kami ng request
from that ultrasound clinic na pinuntahan namin na para i-clean na ako, i-DNC na ako kasi wala na daw. Huwag ko na daw antayin yung next appointment ko ng May 14 kasi mas lalo lang daw ako masasaktan. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Gusto ko mag-post sa Facebook ano yung nangyayari sa akin, pero hindi ko talaga halos totaling may post na ano yun, nakunan ako ganyan, hindi ko may broadcast na ganun. Ano, halos na i-post ko lang, sabi ko lang yung sa loobin ko na bakit ganun, binigay mo tapos babawiin mo rin agad, ang daya mo din, ganyan. Hindi ko alam bakit nangyari to. Alam niyo yung feeling na na-expect ka na magkakaanak ka ulit tapos biglang ganito yung nangyari. So, yun ang kasamaan pa, ang saddest part pa nito, guys. Eh, di kanina binigyan nga kami ng request para dalhin sa ospital, kahit anong ospital daw punta namin, ganyan. Hindi na ako nagpunta dun sa may last na ospital na pinunta namin, na pinag-antay ako, na 7 kami nagpunta, tapos hanggang 11 ako nag-antay, 11:30 ako pinapasok yung turn ko, tapos nag-antay ulit ako ng 30 minutes hanggang nag-alas 12, dun pa lang ako natingnan. Hindi na ako dun pumunta kasi for sure, kapag pumunta na naman ako doon, baka maaway ko lang yung doktor na tumingin sa akin. At syempre, hindi ko naman lugar to. Hindi sila pwedeng pagtaas-taasan ng boses, ganyan, kasi baka mas lalong hindi nila ako asikasuhin, diba? Lalo pa ganito yung nangyayari sa akin. So, nagpunta kami sa isang ospital pa. 1 hour away yun dito sa amin. And pinakita namin yung pinaka request na binigay sa amin, and ayun, naasikaso naman ako agad doon, in ultrasound ako, ayun nga, confirm nga wala na nga talagang heartbeat yung baby, hindi nila makita yung heartbeat. And in-ultrasound din nila ulit ako sa may puwerta ko kasi baka yung ano nga doon, kasi maliit pa nga doon kung ano yung sinabi sa akin yung last na doktor na tumingin sa akin. Tapos ayun, sabi ko, so anong mangyayari? Sabi kong ganun. So i-clean na ba ako? Raraspay na ba ako? Ganyan. So, chinek nila yung loob ng puwerta ko. Wala naman daw akong active bleeding, ganyan, para i-DNC nila, ganun. So, sabi nila sa amin, umuwi daw muna ako dito sa bahay. Lalo pa 2 months pa lang naman daw. Hindi na kailangan daw ako raspahin. It will come out naturally, yun na sabi. Sabi ko, hindi ba ako malalaso nun, ganyan, bakit hindi nyo pa ako asikasuhin? Sabi kong ganun. So, ganito daw gagawin. Umuwi daw muna ako sa bahay. If after 2 weeks daw, hindi pa rin na lumalabas, yun, i-DNC nila ako. So, ayun, wala kami nagawa. Ayun, umuwi kami ngayon dito sa bahay. And, kanina talaga grabe. Iyak ako ng iyak. And gusto ko, bago ko humarap sa inyo or humarap dito sa camera, ayoko yung iiyak ako, ganyan. Ayoko naman kasing sabihan ako na ang OA naman ito, ganyan, ganyan, ganito. Lalo pa yung iba, hindi naman nakakaintindi ko ano yung talagang sitwasyon mo or anong nararamdaman mo, ganyan. Kaya gusto ko, kung magshishare ako ngayon, gusto ko yung kalmado ko, yung hindi ako umiiyak, ganyan, na kahit na alam kong masakit sa akin, ganun. So, ayun. Sabi ng doktor, huwag kang maging sad kasi
bata ka pa naman, pwede ka pa ulit mag-anak. Sabi ko, Dok, napakadaling sabihin para sa iyo na bata pa ako, napakadaling mag-anak. Pero kasi, di mo alam yung nararamdamang sakit sa loob ko na nag-expect kaming mag-asawa, tapos ito yung nangyari. Sabi ko, oo, pwedeng mag-anak. Sabi ko, mag-anak ulit. Kaya lang, syempre, ando na ako yung takot na baka mamaya mangyari na ulit. So, sabi niya, kapag ka ganun, lumabas yan, ganito, tuturuan kita. Sabi ganun, 6 months muna kayo, mag-contraceptive, ganyan. Mag-ingat kayo. So, another 3 months before kayo mag-conceive, mag-take ka na ng folic acid, 3 months yun, bago kayo mag-conceive para ready-ready daw yung bahay bata ko, ganyan. Ready-ready daw yung katawan ko, ganun. So, yun. Sinabi ko kay Habi, sabi niya, matanda na ako, sabi niya ganun. Kumagaanak tayo, tapos hindi naman tayo agad makakabuo. Paano kapag nakabuo tayo? After 2 years, 3 years, ganyan. Ilang taon na ako nun, sabi ganun. Pero, sabi niya, pero see how first, sabi niya ganun. Pero para sa akin, last na baby na yan, ayoko na, sabi ganun. Ayoko ilagay sa danger yung buhay mo, sabi ganun. May anak naman na tayong dalawa. Yung sinabi niya na yun, parang feeling ko guys, yan, naiyak na ako. Yung sinabi niya yung word na yun, parang feeling ko sa sarili ko, parang, wala na akong karapatan maging nanay ulit. Na wala na akong, hindi na ako karapat dapat na mabigyan siya ulit ng anak, ganun. Parang wala na akong kwenta. Ganun yung nararamdaman ko. Pero hanggang sa nakauwi kami, dumaan sa memories ko yung ano, yung mga feeding bottle ni TJ, 'di ba? Sa Facebook ganun. Chinat ko sa kanya yun, sabi ko, Daddy, oh. Sabi ko, pag open ko ng app, nakita ko to. Sabi ko, ganun. Sabi niya, see how, sabi niya, ganun. Kala ko magkakababy na tayo. Sabi ko, yun pala, hindi. Sabi ko, bakit ganun, napaka-unfair. Binigay sa atin, tapos binawi din agad. Pinasabik lang tayo. Sabi ko, ganun. Ganun, so sabi niya, don't be sad. Gawin mo ngayon, alagaan mo na yung sarili mo para mag back to normal yung katawan mo, ganyan-ganyan. Ibig niya sabihin yung mag-heal na ulit yung ano ko, ganyan. Sabi niya, siguro ito pa, hindi pa ito yung right time. Pasensya na guys kung ang gulo ko magkwento. Hindi pa daw ito yung right time siguro para magkaanak kami. Alay daw namin, ganyan, next year, diba? So, yun guys, siguro puputulin ko na yung vlog dito, yung vlog ko na to. So, ayun, ito yung dahilan kung bakit ang tagal ko nawala sa YouTube. Matayan ako na aso. Siyempre, ang lungkot-lungkot ko. Parang nawalan ako ng gana. Tapos ito, sumunod pa to. So, ayun, na-update ko na lang kayo ulit, guys. And sana yung sinasabi ng doktor na it will come out naturally. Sana hindi ako mahirapan. Sana maging smooth. Sana walang mangyaring hindi maganda. So, ayun. Hindi madali na mag-miscarried pregnancy ka. Kasi, syempre, umasa ka, diba? So, ayun, guys. Salamat sa panonood. And mag-a-update ako ulit kung ano yung pang mga susunod.